Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Panawag. Kapag ka meron hong krimen na nagaganap sa ating paligid, kung ano man ito, it could be a homicide or robbery, ang mga imbestigador kaagad ay tinatanong, ano ba ang motibo? Bakit nangyari ito? Bakit merong namatay na tao? Bakit nagkagulo? Etc. Motibo ang importante, because that is what moves us or gives us the reason to act the way that we act, whether it's good or bad. Sa araw na ito, binigyan tayo ng Panginoon ng dahilan kung bakit tayo ay nag-aayuno or give up things that are legitimate, like food, di po ba? Kaya lang kadalasan ngayon sa mga ating panahon, maraming klase ng fasting. Merong tinatawag na alternative fasting, merong fasting sapagkat ayaw nating masyadong lumaki. Maraming motibo, pero ang Panginoon ay nagbigay ng clue. Tinanong siya ng mga disipulo ni Juan, bakit nga naman kayo hindi nagfa-fast, yung mga disipulo mo, yung mga sumusunod sa iyo, mga katoto mo, hindi kayo nagfa-fast? Sabi ng Panginoon, because the bridegroom is still with them. Pagka nawala na yung bridegroom, yun, magpa-fast sila. Sila ay mag-aayuno. So, importante kung bakit nga ba tayo ay nag-aayuno sa tuwing sasapit ang Kwaresma. May isang author ang nagsabi, may anim na dahilan. Fasting helps us to be cleansed spiritually, and then we come closer to God, hopefully. It helps us focus on Him and not on the food. Sapagkat kapag tayo nagugutom, hindi po ba pag kumakalam ang ating sikmura, nawawala ang ating focus sa Panginoon. Sa Old Testament, nakita natin si Moses, 40 days, bago niya natanggap yung tinatawag nating Ten Commandments. Fasting helps us to be victorious, yung tinatawag nating self-mastery. Hindi lamang tayo sa pagkain nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos. The Israelites fasted before they went to battle and they won. Nakikita natin at mababasa natin yan sa Chronicles. And Jesus Himself fasted for 40 days and He was victorious over temptation. Fasting allows us to get guidance from the Lord. Makikita niyan, natin yan kay Daniel. It is important kapag tayo ay merong ginagawang malaking desisyon sa ating buhay. Fasting strengthens our faith. Maaring tayo ay manghihina sapagkat dinideprive natin ng ating katawan ng pagkain, pero ito'y pansamantala lamang. But then we become strong spiritually. And fasting is an exercise of humility. We deny ourselves of our cravings in order to find our real strength in God. Although we can never influence God to answer our prayers, fasting can prepare us to receive His grace and blessings. May mga motibo kung bakit tayo ay sumusunod sa minumungkahi ng simbahan for prayer, almsgiving, and fasting. More than anything else, fasting is born out of our love for God. Pagmamahal natin sa Diyos. We want to glorify Him by making ourselves humble and coupled with prayer and the reading of Scripture. It can also be a tool for purification. Fasting makes us vulnerable and reminds us of our fragile existence. Kapag hindi tayo kumain, pwede tayong mamatay. Standing before God hungry, we suddenly know who we are. We are poor, but called to be rich in a way that the world does not understand. We are empty, walang laman ang ating tiyan,
but called to be filled with the fullness of God. We are hungry, but called to taste all the goodness that can be ours in Jesus.